Hindi po ako professional sa ganitong larangan, ngunit nagbibis lang po ako sa pang-araw-araw na nagagawa at nalalaman ko dito sa aming store. Gusto ko lang po ito ipamahagi. Pwede bang i-print ang transparent sticker sa ating mga dye ink printer? At gusto mong i-print ang iyong mga product label logo sa transparent sticker gamit ang iyong dye printer? Nag-worry ka ba na baka mag-fade lang ito? Nag-worry ka rin ba na dahil nga pag nabasa ito ay mawawala na agad ang print nito? So keep watching, kabida, at malalaman mo yan dito sa aking video. Don't forget to subscribe! Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman ang inyong simpleng-simpleng ateng na si Ate Tres. In today's video, ipapakita at ipapamahagi ko sa inyo preprint ng product label o product logo na ginawa ninyo through transparent sticker gamit ang dye printer. So, kung napanood nyo nga yung video ko sa paggawa ng product label, so, kung nagtitipid kayo, pwede nyo gawin yung step-by-step na yan para gumawa ng sarili nyong product label. So, kung simple lang naman yung kailangan ninyo, small business pa lang naman yung tinatayo ninyo, pwede nyo yung gawin, pwede yan makatulong sa inyo. So, isa na rin po na makakatulong din sa inyo kung may dye printer naman kayo at nag-worry nga po kayo na i-print yung product label ninyo through transparent sticker gamit ang iyong printer na dye printer. Titingnan po natin at check natin ngayon kung tatagal ba ito, mabasa man to, malagyan man to nung kung anong-anong bagay o kaya alcohol, ganyan. So madalas lang naman worry tayo pag nabasa siya, di ba? Mag-ipiprint po natin yung ginawa kong logo sa cellphone through transparent sticker. So ano ba yung transparent sticker? Ito po yung nabili kong transparent sticker, vinyl inkjet sticker po siya. So, eto, hindi na po natin lalagyan ng photo top. So, directly na po siya na eto lang. Kasi kung lalagyan mo pa ng photo top, ang dami mo ng gasos nung kung sa product label mo lang siya gagamitin, di ba? Ngayon, ipiprint natin yung ating product logo through transparent sticker. Gamit lang ang ating dye printer. So, set na natin sa computer ang ating ipiprint na product logo. Na po tayo sa ating computer, then buksan po natin ang ating Photoshop, and then kuhain na po natin yung ating ginawang design. So, ginawa kong design sa aking cellphone. So, ito siya. So, madalas lang naman sa ating product logo, ang size is 2x2. So, ikakrop natin siya ng 2x2 inches. So, punta tayo sa crop, and then crop na natin. Ayan. Then, gagawa tayo ng papel. Ang size po kasi ng vinyl sticker, transparent sticker natin ay A4 size. So, ang A4 size is 210mm by 297mm, and then 300 po ang resolution. So, yan. Then, ngayon, idrag natin yung ginawa nating logo through drag natin sa ating A4 size, sa ating papel. And then, lagyan natin ng stroke para malaman natin yung pinaka size niya. So, yan. And then, ngayon, copy lang natin. So, sa isang layer, makakabuo tayo ng 4 na 2x2 paha lang. And then, sa pababa naman po, makakabuo tayo ng... So, makakabuo po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 layers. So, sa isang A4 size po, makakagawa po tayo ng 20 pieces na 2x2 na logo. So, ngayon, iprint na po natin siya sa ating dye printer. So, ipiprint ko na po siya. So, ito na po yung transparent sticker natin. So, ipiprint po natin siya sa ating dye printer. So, ngayon, kukuha lang po ako ng isa. So, ito po yung pinaka-itsura niya. So, ito yung parang glossy and then ito yung liquid. So, ngayon, ilalagay ko lang po sa aking dye printer. Ayan. So, pag nailagay na natin sa ating dye printer, ngayon, iprint na po natin siya, kabida. So, ang dye printer po natin namin ay Canon G2010. So, ngayon, pag nakpik na natin yung printer, and then layout natin is pahatayo. And then, print setting lang po tayo. So, dito ko siya sineset sa photo printing.
And then dito ko po siya sa other papers, yung high resolution paper. So dito sa print quality, naka-high po. And then ang size po is A4 size. So yan, pag okay na yung setup, okay na natin. Yan, pag okay na, ngayon i-print na po natin. Hintayin lang po natin na ma-print ang ating sticker true die printer. Nakapag-print na po tayo sa ating die printer ng ating product logo. So, makipapansin nyo, okay din naman yung print niya. So, ngayon, dahil wala tayong cutter, manual po ang pagka-cut natin. So, pabilog siya. So, ikat lang natin siya ng pabilog. Nakapag-cut na tayo ng isa na product label natin. Ayan. So, ngayon, ilalagay natin siya sa ating transparent na lagayan dahil wala akong transparent na lagayan. So, dito ko siya ilalagay sa ating glass cleaner. So, transparent naman po yung glass cleaner natin. So, ilalagay muna natin siya. Yan. So, ito yung itsura ng transparent sticker. Then, lagay na po natin siya dito. So, ayan. Yan yung itsura ng ating transparent sticker, mga kabida, sa ating die printer. Ayan. So, ngayon, nandyan na siya. Ilalagyan natin siya ng tubig. Ganyan. So, yun naman yung worry natin. Baka pag-lagay natin sa ating lalagyanan ng ating product, eh, wala na agad siya pag nilagyan ng tubig. So, natin ng tubig. So, ganyan natin. Ayan, so squeeze lang natin ng squeeze. Ayan. So, ayan. Ang kabida, hindi, para sa akin, hindi naman siya agad nag-fade. So, hindi siya nag-fade. Tapos lalo na yung kapag, mas makikita niya yung transparent na to kung yung nilalagay niyong laman dito, eh, may kulay. So, mas makikita yung transparent talaga. So, para sa akin, hindi na kayo mag-worry. Kung nag-uumpisa pa lang naman po kayo ng inyong business, pwede na to kung talagang mismong nagtitipid kayo. Ayan. So, gusto natin lagyan ng alcohol. Sige, try natin. So, alcohol po kasi naman ito. So, try natin. So, try natin lagyan ng alcohol. Squeeze lang natin. Kung mawawala talaga yung kulay. So, yan. Hindi naman siya nawala. So, yan. Hindi siya nawala. So, medyo nag-ano lang siya. Parang namuti. Pero hindi po siya nawala. Yan. So, kung inabad siguro natin siya sa tubig or talagang kinutkot natin, matuwawala talaga to. Kasi, hindi naman, wala naman din siyang photocup, di ba? Saka, madalas naman po kasi sa product label, hindi naman kinukutkot para mawala yung mismong design niya. So, eto, masasabi ko sa inyo na nandiyan pa rin naman siya. Siguro mawawala ito pag kinukut lang natin. So, ayan, pag kinukut natin. Pero yung dikit po niya, hindi rin siya nawawala. Hindi natatanggal. O, ayan. Kung ano po yung masasabi ninyo, ayan. So, nakita niya naman na yung ginawa ko. So, yun. Bahala na po kayo kung gagawin niya o hindi. Ayan. Ayan, namuti lang po siya sa mismong paglagay natin ng alcohol. Ayan. So, yun na nga kabida yung result ng paggawa natin ng ating product label through dyeing ink. Ayan. So, kung nagsisimula ka pa lang, masasabi ko pwede niyong gawin ito. Kung may printer naman kayo, tapos nag-worry kayong bumili nga ng transparent sticker kung hindi mag-work, nag-work naman po siya. So, pwede nyo itong panimula muna gawin sa inyong mga product label para po mas ganda yung product ninyo at mas mabili din po ng inyong mga customer, di ba? Yun nga lang masasabi ko sa inyo, kapag medyo may budget na kayo through this, mas maganda talaga ang sticker ng inkjet printer. Yung mga inkjet printer kasi
tulad ng mga machine, tarpaulin machine, yan talaga sa tulad namin. Piniprint namin yung mga product label namin through inkjet printer talaga. So, dun yun sa mga tarpaulin machine, yung mga malalaking machine. So, dun talaga masasabi mo na maganda yung print niya kahit mabasa siya, ma-prose siya, or sa fadeable hindi rin siya nag-fade. Saka iba talaga yung quality ng print pag mga inkjet printer talaga na malalaking machine. Yun. Pero yun nga, dahil nga nag-umpisa pa lang tayo ng ating business. So, pwede ko na rin ma-recommend sa inyo kahit papaano. Hindi naman ganun ka laki pa yung business natin. Ayan. Kabida, sana may maraming natutunan po ulit kayo kay Ate Press. So, hanggang dito na lang po ang aking video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Lahat Kabida kay Ate Press. Kung kalimutan i-share ito para pamahagi natin sa iba, comment down below lang po sa mga katanungan ninyo o nais nyong malaman. Ayan, kung alam ko naman po yan at sasagutin ko. Ayan. So maraming salamat kabida. Till next video po. God bless. Bye-bye.